Guys, di ako makatulog. Siguro ganito talaga pag meron ka, no? Lagi ka natutulog ng madaling araw, makakasanayan mo talaga yung habit na ganun. So ako, as of now, ayan, kahit gusto ko lang matulog, hindi ako makatulog. Nung nakaraang araw, nagkaroon ako ng mens, hindi ko naman ine-expect. Tapos feeling ko, ang dumi ng mukha ko, alam mo yun, parang may something eh, parang hindi ko siya mawari, parang siyang nangangati. Tapos bigla lang nagiging prominent yung pores ko. Ipapakita ko sa inyo, guys. Now, ito yung itsura ng skin ko, ayan. Kung mapapansin nyo, parang may mga butlig-butlig na naman. Tapos, open na naman yung pores ko dito. Ayan, tapos ito, pimple yan. Tapos, medyo makati siya. Tapos, sa ilong ko is mga blackheads. Ewan ko kung halata. Wait lang, i-zoom in ko. I-focus ko pala. Ayan. Kung makita nyo, parang may mga butlig-butlig. Tapos, may mga blackheads na maliliit. Tapos, dito naman sa kabilang side ng face ko is wala masyadong problema, pero yung mga veins lang. Hindi ko talaga feel ngayon yung skin ko. So, meron tayong gagawing technique, which is DIY. Dahil alam niyo naman ako, hindi ako mahilig magpa-facial. Hindi talaga pala ako nagpapa-facial. Never pa sa buong buhay ko. Pero gusto ko din matry, at least, di ba? Bago man lang matsugi. I-steam ko yung mukha ko sa pinakuluang tubig. Yes! Napanood ko din to kay Georgia. Sabi ko, uy, same kami ng ginagawa. And para mas mabilis, guys, magpapakulo muna ako ng tubig gamit tong heater. Habang hinihintay natin kumulo yung tubig dun sa heater, maghilamos na tayo. Wala kasi patungan dito sa may lababo namin, so hahawakan ko na lang kayo, okay? Gagamitin kong facial cleanser is itong Celotech kasi ito yung nasa lababo namin. Kaya ito na lang. Yan. Grabe! Paano ko nagawa yun? Isang kamay lang ah. Based kasi sa mga nababasa kong article, kailangan daw malinis daw muna yung face mo bago mo gawin yung steaming technique. So, linisin natin yung face natin. Alam nyo guys, ari-ari-ari yung technique na to. Matagal ko na siyang ginagawa. Kasi mahilig talaga ako magbasa-basa ng mga article, ganyan. Manood ng mga skincare. Yun nga lang na hinto kasi medyo tinatamad akong gawin. Tapos naisip ko, why not gawin ko siya ngayon? Tapos i-share ko na lang din sa inyo. Basta tayo maghilamos at kumulo na din yung tubig sa heater. So, ang gagawin natin, isasali natin yung tubig dito. Yan. Sa parang, ano man tawag dito? Kasi ako nagluluto. Pasensya na. Hindi ko rin mga tawag sa mga kasangkapan sa bahay. Basta, itong parang, ano tawag dito? Lo, ang bobo ko naman. Basta yun guys, alam nyo na yan. So, ilalagay natin siya dyan. Tapos, ita-transfer natin yung pinakuluang water. Walang siya pinainit sa heater para mas mabilis siyang kumulo pag nandyan na. At mukulo na siya. So, pwede na yan. Kailangan natin ng yelo kasi yung pinakuluang tubig, siya yung makakapag-open ng pores natin. Pero eventually, kailangan natin i-close yung pores natin. Kaya kailangan natin ng ice. At sakto, meron akong ice dito. Ayan na, nag-iisa na lang sa ref namin. So, ito yung gagamitin natin pang-close ng pores. Okay guys, so nandito na sa harapan ko yung pinakuluan nating tubig. At di ko na siya transfer sa isang bowl. So, para mas effective, dapat meron kayong pantakip na ganyan. Para yung steam talagang masakop nyo. 6 inches, 5 to 6 inches away sa pinakuluang tubig. So, pinatay ko na lang din yung electric fan. Kailangan pagka ginawa nyo to,
dapat wala kayong kasama sa bahay. Alam niyo kung bakit? Kasi baka kalain nagre-ritual kayo. Tapos make sure pag ginawa niyo to, wala kayong kasama sa bahay na mga bata. Kasi pag binatukan kayo ng mga yan, naku, imbis na maging makinis kayo, eh bay, third degree burn ang aabutin nyo, besh. Kaya mag-ingat kayo. So, saktong-sakto sa mukha ko. Parang ang sarap, nakaka-relax talaga siya. Ito guys, nalaman ko din to kay Papa. Ang ginagawa niya kasi kapag ka nilalagnat siya dati, nagpapakulo siya ng tubig. Tapos kinocover niya yung sarili niya ng kumot. Tapos hinahayaan niya lang magpawis yung katawan niya. So sabi ko, para saan yon? Wait lang. So sabi ko, kung para saan yon? Sabi niya, para daw lumabas talaga yung init sa katawan. Tapos ko nang gawin yung steaming, bali ginawa ko siya ng mga 10 minutes. Open na yung pores natin. So, ito yung kailangan nating samantalahin. Na kapag ka-open yung pores natin, dun tayo mag-exfoliate. So, ang gagawin ko, to, kumuha ko ng tabo. Tapos, magsasalin ako ng konting mainit na tubig. Tapos, hahaluan ko din ng malamig na tubig. Para magiging maligamgam na tubig siya. Kasi mamaya pa yung cold water, hindi pa muna natin siya pwedeng hilamusan ng malamig na tubig. Gagamitin ko ang pang-exfoliate as itong St. Ives. Ang hirap, diba? Wait lang. Babasain ko muna pala yung face ko. Dahil nga hawak ko yung camera, walang choice. Ayan. Sariling sikap tayo dito. Dahil nga nag-steam tayo, ang mangyayari is open yung pores natin. Pagka-open yung pores mo, lahat ng dirt dyan na nagka-clog sa pores mo, once na nag-exfoliate ka, matatanggal yan guys. And even yung blackheads mo, steaming method ka, lalambot yung mga yan. So kapag ka nag-exfoliate ka, madali silang tanggalin. Ayan, so okay na yan. Nag-focus lang ako dito, dito, at saka dito sa part na to. And then, ang gagawin ko is yung maligam-gam na tubig, yung pambabanlaw ko ulit. And guys, so bali tapos na ako mag-exfoliate. And next na gagawin natin is kinuha ko na yung ice. Bali, eto na siya. Ang gagawin ko is ipapat-pat ko lang siya dyan. Huwag niyong basta gaganunin guys ha, kasi masama yan sa skin. So kailangan pat-pat lang. At patagalin nyo siya at least mga 5 seconds. Kapag kayong eyes, dinirekta mo sa mukha mo, mas lalong magiging prominent yung mga veins mo dyan. Ayan, sobrang, grabe, sobrang sarap. Paglalagay ko ng yelo, ginagawa ko siya not more than 10 minutes. Kasi nga, yun nga guys, nakakasira siya ng mga capillaries sa mukha. So, ginagawa ko siya mga 5 minutes lang, okay na yun. Basta madampian lang ng eyes yung mukha mo para ma-close lang yung pores dyan. Okay na yan. Ah, sobrang sarap. Grabe. Pwede bang forever na lang na ganito? Guys, so grabe. Parang, ewan ko instant brightening na nangyari sa face ko. Ayan na siya. Noticeable yung change na nangyari dahil dun sa eyes na lagay natin. So after nyan, after ko maglagay ng eyes, is maglalagay naman ako ng, eto, dito lang pala. Maglalagay ako ng moisturizer. Yung iba kasi, ang ginagawa nila pang lock, pang close ng pores is naglalagay sila ng serum or di kaya naglalagay sila ng facial mask. Pero masyado yung matagal. Once na na-open yung pores nyo, lahat ng products na ilalagay nyo talagang ma-absorb yan. So, if maglalagay kayo mga night cream, if maglalagay kayo ng mga serum, if maglalagay kayo ng mga facial mask, mas okay. Mag-moisturizer lang ako using this top O. It's already 1 AM and tuyo na din yung face ko, na-absorb na din yung moisturizer. So, ang tagal ko pa na nag-film, grabe, nag-start ako mga 11:30. Tapos natapos ako mga 1 AM, grabe, ang tagal, ang hirap niyang i-film. So, i-update ko na lang kayo bukas guys dahil matutulog na ako and titignan natin kung ano itsura ng skin ko pag gising ko. So, good night!
So, ayan, good morning, kakagising ko lang. And grabe, wala pa ako nilagay na kahit ano sa face ko. Grabe, kasi magto-12 noon na. And ito na itsura ng face ko, guys. Ayan, mas okay na siya ngayon. Tapos, sobrang comfortable ko na. Kasi alam niyo yung kagabi, parang ang bigat sa feeling. Parang feeling ko, sobrang clog nga ng mga pores ko. Pero ngayon, gustong-gusto kong hawakan yung mukha ko kahit bawal. Pero ito na yung itsura ng mukha ko ngayon, ayan. Lapit ako, guys. As you can see, hindi na masyadong prominent yung mga pores ko. Kahit nakaganto lang. Kasi diba kagabi, kinakausap ko kayo. Para akong pinapanood ko yung video ko kagabi. Tapos nung kinakausap ko kayo, para akong tanga. Para akong ewan. Kasi, ewan ko ba? Para akong sabog. Nung kinakausap ko kayo kagabi. Para sobrang sagi ng skin ko. Ang dark na dito ko. At prominent talaga yung mga pores ko. Tapos ngayon, na-shock ako kasi may brightening effect, parang instant glow pag-gising ko. Ayan na siya ngayon. Daming benefits ng pag-steaming, guys. Bukod sa cleansing, nakaka-hydrate siya ng skin, nakaka-promote siya ng blood circulation. Alam nyo kapag okay yung blood circulation nyo sa face, alam nyo kung ano yung nangyayari, nag-glow yung skin natin. Steaming method, advisable siya twice a month lang or once a month kasi masama siya kapag ka-everyday. Isa pang hack sa eyes, kapag ka naman meron din kayong big event tapos kailangan nyo ng makeup na plakado tapos wala kayong tulog, ang gagawin nyo, ipat-pat nyo yung eyes siguro mga 5 minutes or 10, siguro mga 10 minutes before the event, yung before yung makeup nyo, ipat nyo yung eyes mga 5 minutes sa mukha nyo. Tapos, may kita yung difference na talagang ang ganda ng lapat ng makeup kahit wala kayong tulog. Yes, yun yung hack ng mga makeup artists na natutunan ko kasi lagi lang sinasabi sa akin na, oh, mag-ilawas ka ng yelo, ganun-ganun. Kung kayo, meron kayong mga days na feeling nyo, ang pangit ng skin nyo, kahit na nag-skincare kayo, try nyo mag-steaming. Kasi baka kulang lang yung sa linis. Di ba, minsan prominent yung mga pores natin. Parang may mga itim-itim dyan. So, ayun, try nyo yung steaming. Tapos, maganda siya. Nakaka-relax talaga. And then, comment down below kung na-try nyo na. At kung itatry nyo pa din kung ano yung naging experience nyo. So, ayun, guys. Maraming salamat sa panunood. At mag-aasikaso na ako. Thank you so much for watching. At sana nagkaroon kayo ng idea about steaming at sa pag-yelo. Thank you! See you on our next vlog!